Lunch News Update. Sa ating mga balita, Cargador patay matapos matabunan ng uling sa Negros Occidental. Rocket debris mula sa China inaasahang babagsak sa ilang parte ng West Philippine Sea. 7 fishing vessels hinuli dahil sa illegal fishing sa Masbate. GDP ng Pilipinas tumaas ng 5.7% sa first quarter ng 2024. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang isang kargador matapos mabagsakan ng uling ng matumba ang sinasakyan niyang truck sa barangay Kalumangan, Bargo City, Negros Occidental, Huwebes ng umaga. Batay sa mga saksi, bumangga ang driver sa likod ng isa pang truck na may kargang 600 sako ng uling. Dahil dito, nawalan ng kontrol ang driver at tumaob ang kanyang minamanehong truck. Natabunan ng mga kargamentong uling ang kargador na kasama ng driver na naging sanhi ng pagkamatay nito. Inaasahan na babagsak sa ilang parte ng West Philippine Sea o WPS malapit sa Quezon, Palawan ang ilang debris mula sa isang rocket galing sa China. Ito'y matapos kumpirmahin ng Philippine Space Agency o PhilSA ang pag-launch ng rocket ng People's Republic of China na tinawag na Long March 3BE kaninang alas 9:50 ng umaga. Posible raw na bumagsak ang ilang unburned rocket debris sa tinatayang 28 nautical miles away mula sa Rosul Reef at 38 nautical miles away naman mula sa Patag Island. Kaugnay nito, nag-abiso na rin ang Philippine Coast Guard sa Western Palawan sa publiko at mangingisda na mag-ingat at huwag na munang pumalaot kaugnay sa nasabing aerospace flight activity. Nahuli ng pinagsamang puwersa ng Philippine Coast Guard at ng BFAR Fisheries Protection and Law Enforcement Group ang 7 fishing vessels na nagsasagawa ng illegal na pangingisda sa katubigan ng San Pascual, Masbate. Hinuli ang mga fishing vessels dahil sa kanilang paglabag sa Republic Act No. 10654 o ang Philippine Fisheries Code of 1998. Paalala ng otoridad, ang illegal fishing ay nakasisira sa ecosystems, nakakabawas sa fish tax at nakakaabuso sa local fisherfolk communities na umaasa sa sustainable fishing practices. Tumaas sa 5.7% ang gross domestic product o GDP ng bansa sa first quarter ng taong ito batay sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mas mataas ito kumpara sa naitalang 5.5% sa last quarter ng nakaraang taon. Ayon sa PSA, may nakita ring pagtaas sa year-on-year growth rate sa lahat ng main economic sectors gaya ng agriculture, forestry and fishing o AFF, industry at services. Sa kabila nito, mas mababa pa rin ito sa target range na itinakda ng Interagency Development Budget Coordination Committee o DBCC na nasa 6-7%. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. We'll be right back.